Eh, Kaya nga, pero ang pinag-uusapan natin, Professor, nabanggit nyo nga po ito, talagang makikita naman natin na maraming nagawa. Eh kasi naman ho, sa haba ng kanilang pananatili sa power. Dear TV5, Shadow Kossim, 21st century na, bakit bobo ka pa rin sa history of economic development ang kasaysayan ng pag-unlad ng ekonomiya? Sabi mo, sa tagal ng naupo si Marcos, marami talaga siyang magagawa. Dahil hindi ka nagbabasa at hindi ka nagsasaliksik, Kossim, hindi kaya ng utak mo na alamin yung pinagawa ni Marcos. Sasabihin mo na tagal ng panahon ang nararapat. Ihahambing natin ng unti-unti para maintindihan mo, Kossim. Sa history of economic development, ang kasaysayan ng pag-unlad ng ekonomiya, magkakaroon ng kaunlaran, development, kapag dinagdagan ng isang pangulo ang mga nagawa ng mga nauna sa kanya ng mga pangulo. Uulitin ko para malinaw, kaunlaran, development, dapat dagdagan ng isang pangulo ang mga nagawa ng mga nauna sa kanya ng mga pangulo. Number one, ipaghambing natin ang unang taon ng mga pangulo gamit ang History of Economic Development. Si Marcos naging pangulo noong December 13, 1965. Noong unang taon ni Marcos bilang pangulo, sinimula na ang pagplana sa pagpapatayo ng Cultural Center of the Philippines at San Juanico Bridge. Kossim, noong unang taon ni Cory, 1986-87, anong plano sinimulan niya para may magawa siya? Wala. Kossim, noong unang taon ni Ramos, 1992-1993, anong plano sinimulan niya para may magawa siya? Skyway. Kossim, noong unang taon ni Arroyo, 2001-2002, anong plano na sinimulan niya para may magawa siya? Wala. Noong unang taon ni Noynoy, 2010-2011, anong plano sinimulan niya para may magawa siya? Wala. Unang taon pa lang ni Marcos, nagplano na siya. Number 2, ipaghahambing natin ang unang dalawang taon ng mga pangulo gamit ang History of Economic Development noong 1967, makalipas ang dalawang unang taon ni President Marcos, napagawa niya ang Angat Hydroelectric Power Plant. Kossim, noong 1988, makalipas ang dalawang taon ni Cory, anong napagawa ni Cory? Wala. Kossim, noong 1995, makalipas ang dalawang taon ni Ramos, anong napagawa ni Ramos? Wala. Kossim, noong 2003, makalipas ang dalawang taon ni Arroyo, anong napagawa ni Arroyo? Wala. Kossim, noong 2012, makalipas ang dalawang taon ni Noynoy, anong napagawa ni Noynoy? Wala. Dalawang taon pa lang na pangulo si Marcos, may nagawa na siya. Number 3, ipaghambing natin ang unang tatlong taon ng mga pangulo gamit ang History of Economic Development noong 1969, makalipas ang unang tatlong taon ni President Marcos, nakapagawa niya ang Cultural Center of the Philippines, 9 Filipino, at sinimulan na ang pagpapagawa ng San Juanico Bridge. Kossim, noong 1989, makalipas ang unang tatlong taon ni Cory, anong napagawa ni Cory? Wala. Kossim, noong 1995, makalipas ang unang tatlong taon ni Ramos, anong napagawa ni Ramos? Wala. Kossim, noong 2004, makalipas ang unang tatlong taon ni Arroyo, anong napagawa ni Arroyo? Wala. Kossim, noong 2013, makalipas ang unang tatlong taon ni Noynoy, anong napagawa ni Noynoy? Wala. Number 4, ipaghambing natin ang susunod na 6 na taon ni Marcos at ang mga sumunod na pangulo kay Marcos gamit ang History of Economic Development mula 1972 hanggang 1978 upang makamit ng Pilipinas ang development. Kaunlaran, kailangan lang dagdagan ni Marcos ang mga nagawa niya. May dinagdag pa si Marcos? Marami. Mula 1986 to 1992 upang makamit ang Pilipinas ang kaunlaran, development, kailangan lang dagdagan ni Cory yung ginawa ni Marcos. May dinagdag ba si Cory? Wala. Mula 1992 hanggang 1998 upang makamit ng Pilipinas ang kaunlaran, kailangan lang dagdagan ni Ramos yung ginawa ni Marcos at Cory. May dinagdag ba si Ramos? Skyway. Na hindi tapos, mula 2001 to 2010 upang makamit ng Pilipinas ang kaunlaran, kailangan lang dagdagan ni Arroyo yung ginawa ni Marcos, Cory at Ramos. May dinagdag ba si Arroyo? MRT2 at ang mga call centers. Mula 2010 to 2016 upang makamit ng Pilipinas ang development, kailangan lang dagdagan ni Noynoy yung ginawa ni Marcos, Cory, Ramos at Arroyo. Anong napagawa ni Noynoy? Wala. Kailangan lang gawin ni Cory, Ramos, Arroyo at idiot Noynoy ay kunin ang lahat ng pinag-aralan, pagsasaliksik at
pinagawa ni Marcos at daragdagan lang ni Cory, Ramos Arroyo at Idiot Noynoy ang lahat ng ginawa ni Marcos. Wala nang gagawin si Cory, Ramos Arroyo at Idiot Noynoy kundi kunin ang nalalaman ni Marcos para may kaunlaran development sa Pilipinas. Sa halip na dagdagan ni Cory, Ramos Arroyo at Idiot Noynoy ang mga ginawa ni Marcos, wala silang ginawa. Kaya yung mga pinagawa ni Marcos ang batayan pa rin ng kaunlaran development sa Pilipinas. Tapos, Cosim, ang ilulunsot mo para kay Cory Ramos at Idiot Noynoy, kailangan dapat 21 years rin sila bilang mga pangulo. Teka, Cosim. Diba si Cory Ramos at Idiot Noynoy ang mga nagpaana na 6 years lang na term limit ang isang pangulo sa 1987 Constitution? Sabi nila, 6 years lang ang kailangan nila bilang pangulo may magagawa sila. Ayaw ni Marcos ng 6 years lang. Pinaglaban ni Marcos ang tagal niya bilang pangulo upang may magawa siya at may kaunlaran development sa Pilipinas. Kaya nyo nga pinaalis si Marcos, di ba? Dahil ayaw nyo na matagal ang isang tao bilang pangulo. Pinaglaban pa ni Cory, Ramos Arroyo at Idiot Noynoy ang 6 years na term limit ng isang pangulo sa 1987 Constitution. Sila ang nagdesisyon na 6 years lang dapat ang pangulo, di ba? Kung si Marcos gusto niya matagal para may magawa siya at may kaunlaran development ng Pilipinas, bakit si Marcos sisisihin mo? Eh si Cory Ramos Arroyo, Idiot Noynoy at ang mga amo mong idiot na dilaw ang naglagay ng 6 years na term limit sa 1987 Constitution. Cosim, sisisihin mo si Marcos dahil may ginawa siya at pinaglaban niya yung ginawa niya. Yung amo mong inutil, sila gumawa ng saligang batas. Tapos kapag wala silang ginawa, sisisihin mo si Marcos? Maraming salamat, Cosim. At pinatunayan mo na bobo ka nga sa History of Economic Development. By the way, Cosim, hula mo kung sino yung nasa Malacanang ngayon na nagsasabi ng build, build, build. Sa nakaraang 52 years, dalawa lamang na presidente ng Pilipinas ang nagtatag ng policy na build, build, build. Yung isa, taga Ilocos Norte at yung kasalukuyan, taga Davao. Mag-aral ka, Cosim. Mag-aral ka.